pray for his peace. Sana mahanap na yung kapayapaan niya sa Panginoon, no? At sana maalala naman natin siya sa araw na ito. Sa panahon na ang bansa natin ay kasalukuyan nakikipaglaban sa epektong hatid ng pandemya, ay isa na namang dagok ang muli nating naranasan. Ito ay ang pagpaanaw ng dating presidente na si Benigno Aquino III, o mas kilala natin sa tawag na Pinoy. Si Pinoy ay ilang buwan na pala nakikipaglaban sa sakit na tinatawag na renal disease, isang sakit na may kaugnayan sa diabetes. Hindi ito'y sinapubliko ng kanyang pamilya noong mga nakalipas na buwan sa kadahilan ng panahon ito ng pandemic at iwas na rin sa mga ilang media exposures. Ano ang renal disease? At ano ang naghihintay na kapalaran sa mamamayang Pilipino at Liberal Party na pinamumunuan niya? Kung gusto mo pa lumawig ang iyong kaalaman tungkol sa makabuluhang paksa na ito, ay hayaan mo ako na dalhin ka sa makasaysayang buhay ng yumaong pinuno na si Noynoy. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, ay isubscribe mo na yan. Pindutin mo lang ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin mga video. Alright, let's go! Sa edad na 61 years old, ay binawian na ng buhay ang ating dating presidente na si Noynoy Aquino. Si Noynoy Aquino ay kilalang anak ng mga democratic icon na sina dating presidente na si Cory Aquino at Senator Ninoy Aquino. Ilang buwan siya nagpalabas-masok sa ospital at ito ay hindi sinapubliko ng pamilya sa kadahilan ng panahon ito ng pandemya at upang maiwas sa mga kritiko at mga supporter ng pamilya na nais dumalo sa kanya sa nasabing ospital. Ayon sa findings ng doktor na sumuri, si Ninoy ay may tinataglay na renal disease secondary ang diabetes na dahilan ng kanyang pagpanaw. Ano ba ang renal disease at gano'n ito kadelikado? Ang renal disease o diabetes ay may kinalaman sa sakit sa bato o diabetic kidney disease kung tawagin. Ito ay ang grabing pagtaas ng sugar level ng tao may diabetes na nakasisira ng bato na siyang sumasala o nagpipilter ng mga pagkain natin na may mataas na sugar level. Ito rin yung sakit na kadalasang sinasabi ng iba na pangmayamang sakit. Dahil kung pangkaraniwang mamamayan ka at tinamaan ka nito, ay hindi mo kakayanin ang financial na gastusin sa ospital at gamot. Maraming Pinoy ang nagluluksa, lalo na mga kababayan natin na matagal na sumusuporta sa pamilya Aquino. At ang pagluluksang iyon ay maaari maging umpisa ulit ng arangkada ng Liberal Party sa national election sa susunod na taon. Rest in peace kay ex-president Noynoy. Pero si Senator Francis Kiko Pangilinan, na kilala bilang kapartido niya sa Liberal Party, ay agad na nagpahaging ng si Bam Aquino, Enmar, who had the biggest chances of winning, were the most trolled among all opposition's candidate. Sa pahayag niyang ito, ay tila nagpapakita na agad na isang political move at bagong strategy ang Liberal Party para sa susunod na eleksyon. Mauulit kaya ang istorya ng kanilang pagkapanalo dahil sa pumanaw na ang kanilang mga mahal sa buhay? Ikaw na ang bahalang humusga kung nais mong baguhin ang istorya o manatili sa ganong sistema. Hanggang dito na lamang po, kaibigan. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating paksa ngayong araw na ito. Ako po si Mr. Labo. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin.